Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Gulay? Hindi. Prutas? Oo. Bilog ba? Oo, pwede. Kulay pula? Pwede. Mayaman sa dietary fiber? Oo. Mataas sa antioxidant? Oo, oo. Source of fatty acids? Oo. Avocado? Oo, oo. Hello everyone! Ito na naman po ang inyong teacher Kusinera. Welcome to my channel! For today's video, ay gagawa tayo ng avocado and egg salad. So, let's start! Una po ay hahatiin muna natin itong dalawang piraso ng avocado. At pagkatapos ay islice lang natin ito para mas madaling i-cubes mamaya. So, ganito lang po ang gagawin sa avocado. At pagkatapos ay isusunod naman natin itong kamatis. Iko-cubes din natin ito. And then, ilalagay na natin dito sa mixing bowl. Sunod ay ito namang isang piraso ng medium size ng onion. Para mas madali itong i-chop, ay slice muna natin ito horizontally and vertically. So, ayan. And then, ilagay na natin dito sa ating mixing bowl. Next ay ito namang pipino o cucumber. Ito po ay optional lang. Pwede namang hindi na ito lagyan. Pakuse din po ang cut natin dito. And then, imix na natin. Sunod ay itong celery. Ikakat lang ng paganito. At ito ang sunod nating ihahalo. Lagay na natin. So, ayan. Kanina po ay nag-boil ako ng eggs. So, after boiling ay babalatan natin ito at i-slice. Okay, kapag na-slice na natin, ay ihahalo na natin ito or ilalagay na ito sa mixing bowl. Ayan po. So, ganito lang kadali. Ayan, after na ma-slice, ay ilalagay na natin dito sa ating mixing bowl. So, pagsasama-samahin lang po ang lahat ng ingredients. And then, isusunod natin ang asin at paminta. Ground black pepper para magkaroon ng lasa. And maglalagay tayo ng 2 kutsara ng lemon juice. And ihahalo na natin ito. And then, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng mayonnaise. And then, mimix lang. At isusunod na natin itong lettuce. Ayan. So, napakasustansya po ng ating avocado and egg salad. Ayun. So, nailagay ko na po itong ating lettuce at ito ay ihahalo lang natin. Trivia time! Itinuturing na superfood ang avocado dahil sa taglay nitong sustansya at tumutulong din ito para mapabuti ang ating digestion. Mayaman ito sa dietary fiber, antioxidant, phytochemicals na nakakatulong sa pag-absorb o paggamit natin ng nutrients at wala itong taglay ng kolesterol kaya ito ay magandang source ng fatty acids.